So, ayun po, welcome back po ulit kay Kaplamo Channel. So, ngayon kung makikita nyo is meron tayong box dito ni Sakura, no? So, ang gagawin kasi natin ngayon is mag-unbox muna tayo ng figure. Time out muna tayo sa pag-repaint, no? So, pahinga-pahinga din muna pag may time, no? So, ayun, i-unbox natin tong grandista na si Sakura from the series na Naruto or Naruto Shippuden, no? So, bago natin umpisahan yung pag-unbox, alamin muna natin yung karaniwang iba't ibang condition ng figure kapag bibilin natin sa market or sa mga madalas mag-online selling dyan para maintindihan nyo yung ibang sinasabi ng mga seller natin dyan. So, umpisahan natin sa MISB or Mint in Sealed Box, meaning yung buong figure kasama yung box is nakabalot pa. Nakabalot ng plastic or tama, mint and seal box, nakabalot ng plastic. Pati yung loob, nakabalot pa din. Tapos, next is yung MIB. Yun naman is yung mint in box. Meaning naman nun, wala nang nabuksan na yung box pero yung loob, yung figure is sealed pa dun sa may plastic, nasa loob pa. Next naman is yung BIB or back in box. Meaning naman nun, nabuksan na yung figure, nabuo na, wala na sa plastic, nilabas na, ibig sabihin, nilabas na siya sa box, tapos binalik na lang ulit siya sa box. Tapos yung pinaka last is yung loose. Ibig sabihin, meaning, buo na siya, wala nang box, everything wala na. Yung talagang yung figure na lang yung natitira. No? So, ayun. Huwag na natin patagalin is i-unbox na natin itong si Sakura para malagay na natin sa ating glass cup. Ayan. So, ayan. Sa harap, ayan, nag-glare yung ring light natin. So, ayan sa harap, makikita natin yung half body ni Sakura. Tapos makikita nyo sa taas yung grandista, yung line ng figure. Tapos, dito may makikita tayo dito ang Japanese character details para sa figure. Ayan. Focus natin. Ayan. Tapos makikita natin Bandai Spirits. Dito naman sa side is makikita natin yung buong figure ni Haruno Sakura. Ayan. Then, ganun din naman dito sa may harap. Ayan. Makikita naman natin dito is yung parang focus. And then, Bandai logo. Tapos yung anime, kusang anime siya nagmula. Tapos, yung details. Ayan. Yung pangalan ng figure nung figure. Tama. Then, Banpresto logo. Yun. So, dito, di ko alam kung anong date siya ni-release. Kasi sa mga Gundam, kapag nag-unbox ako, sa gilid, may nakalagay doon kung anong year nilabas. So, dito, wala akong makita kung saan siya nakalagay. Baka dito sa ilalim, pero naka-Japanese characters, kaya hindi natin mababasa. So, ayun, huwag na natin padagalin. Buksan na natin. So, ito pala is MIB na. Mint in box. So, bubuksan na natin siya gamit tong hobby knife. Ayan. So, yung mga MISB, kapag binuksan yung box, meron pa yung maliit na box sa loob. Tapos, dun nakapaloob yung plastic, yung sealed ng mga figure. So, ito, MIB na lang siya. Ibig sabihin, mint in box na lang. Ayan, plastic na lang to. Ayan. Wala na yung karton. Ayan. So, ito yung figure. No? Ayan. Sealed yung plastic. Ayan. Mint in box. So, ayan yung half body ni Sakura. Ito yung lower body. Tapos, yung support stand. So, wala naman tong ganong accessories, no? Si Sakura. So, buksan na natin siya para mabuo. Ayan. So, kapag binuksan natin yung, figure ni Sakura, ayan. Ito yung upper body. Ayan, tapos meron siyang plastic dito. Alisin na natin. So, huwag nyo pansinin yung kung merong dumi dyan.
ano lang yan, pintura ka kasi kakatapos ko lang din magpintura kanina. Ayan. So, ito yung upper body ni Sakura. So, ayun, meron lang mancha dito, no? Ayan. So, minsan, sa figure, kahit nakasild yung figure, hindi natin maiiwasan talaga yung may mga ganyan. Factory defect. So, eto naman yung lower body ni Sakura. Ayan. Ayan yung focus. Ayan. So, ito yung lower body ni Sakura. So, kung makikita nyo yung bandage dito sa kanyang legs, merong weathering. May mga dumi-dumi. Ayan. Sana nakikita nyo. Ayan. Tapos, meron tayo dito yung kanyang tawag nito. Basta yung nagaya ng kunay knife. Ayan. So, tapos, siyempre, ang accessories niya lang naman is itong support stand. Ayan. So, tara, i-assemble natin si Sakura. Basic na basic. Ayan. Ipagpapatong mo lang. Ayan. Medyo matigas lang siya. Tapos, iaano natin yung support stand niya. Kakabit. And then, ayan na. No? So, ayan. Si Sakura. So, meron lang siyang dito. Ayun, no? Parang makintab. Parang may natuluan ng glue. Ayan. Pero hindi naman sa lahat ng figure ganyan. Siguro sa figure na lang to. Dito sa figure na to lang. Sa specific na na to. Ayan. So, ganun pala yun. Ang height niya naman, hindi nagpo-focus. Ang height niya is umaabot ng mga 10 to 10 and a half inches yung height niya. So, ayan. Makikita naman natin dito sa kanyang face is maganda naman yung pagkaka detail. Ayan o. Kitang kita. Tapos, ayan. May zipper na silver. Ayan. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, yung mga bandage niya sa legs is parang totoo kasi merong weathering. So, ayan, napakakinis ni Sakura. So, ayun lang guys yung making unboxing review natin kay Grandista Sakura. So, may mga i-unbox pa tayong figure, no? And hoping na in the near future, no, mas gumanda pa yung pag-review natin. Kasi nga ngayon, first time ko lang mag-unbox na itong ganitong figure. Kasi nga, sabi ko sa inyo, diba, bago-bago pa lang ako sa pag-collect ng mga figures, so wala pa akong ganong alam sa mga line and mga pangalan, ganyan, etc. Basta, ayun, maraming salamat pa rin sa pag-support at see you po next video. Peace!